Good morning. Yan. Once again, ito na naman ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags. Yan. So, today is January 17, 2023. At kitang-kita nyo naman po, tayo ay nagmamaneho. Madilim pa. Yan. It's 4:30 in the morning. So on the way po tayo sa ating farm para na naman sa isa na namang delivery ng RTL. Ayan. So ang delivery natin for today ay 1,008 heads. Dito rin po yan sa San Carlos City, Pangasinan. Yan. Yung farm natin ay dito rin sa San Carlos. At yung dideliveran natin ay sa San Carlos din. Yan. Magkaibang barangay lang. Yan. Ilan bang barangay ng San Carlos? Kung di ako nagkakamali, 83 barangay. Meron ang San Carlos City, Pangasinan. At pinangungunahan po ito ng kanilang butihing mayor. Walang ibang aking kumpare, si Mayor Ayoy Risuelio. Ayan. Tapos vice mayor niya, si Pari Bogs, Vice Mayor Bogs Risuelio. Actually, naging mayor na rin yan si Vice Mayor Risuelio. Magkapatid po sila. Yan. Anak po sila ng yumaong mayor. Si Mayor Risuelio. Yan. So, may mga nagtatanong po bakit daw ang delivery ng RTL ay gabi or umagang-umaga. Ayan. Kasi po, kailangang gabi or umagang-umaga para hindi mainit ang panahon. Kailangan nating i-deliver yan kapag gabi para hindi na mainit. Kasi kapag mainit, malaki yung possibility na ma-heat stroke yung ating mga manok. Mamamatay po sila. Ayan. Kaya halimbawa as early as 1 AM, 2 AM, nag-uumpisa na po kaming mag-load ng manok sa delivery truck para after ng loading ay uusad na po yan papunta sa destinasyon. Yan. Subalit kapag ganitong medyo malapit-lapit lang, parang ganito 4:30 darating kami doon ng mga 5 AM. Ayun, maglo-load kami, saglit lang naman kasi dito rin yung pagdadalan sa San Carlos, kaya malapit lang yung travel time, saglit lang. Ayan. Pero kung sakaling halimbawa yung delivery namin ay sa south, as far as halimbawa Batangas or halimbawa sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, as early as 8 PM po ng gabi, naglo-load na po kami. Opo, lalo na kapag yung isang truck, yan, halimbawa, 3,500 or 3,000 heads, yan, niloload na po namin yan ng alas 8 ng gabi, tapos matatapos kami, halimbawa, 1.5 hour na loading time, and then biyahin na po yan, tapos mabagal lang po yung takbo, tapos darating na yan siguro mga 1 or 2 AM
sa Ilocos Norte, or siguro mga 4 kapag Ilocos Norte, at ganun din sa Batangas. So ganun po yon. Pero same ano the following ano na the following day na ano, kasi kumbaga ano kumabila na yung petsa, kasi nga from 8 PM pagdating ng alas 12 ng ating gabi, 12:01 magpapalit na po ng date ano ng petsa araw. So ganun po. Pero kung yung mga delivery naman po ng halimbawa yung tawid dagat, kung tawagin, yan po yung gaya ng ano, yung suki ko dyan sa Leyte, Samar, si Sir Enon Ruiz Danyas. Ayan, sa mga taga dyan po sa Samar, Leyte, ayan, kung kailangan nyo ng RTL, siya po yung i-contact nyo dahil malapit na po siya dyan sa inyo. Si Sir Enon Ruiz Danas, ayan, at actually Danyas, Enye, yung kanyang Enye. Ayan, so, halimbawa po, pag umalis po ng Biyernes dito ng gabi, luload po kami ng mga alas 6 ng gabi. Pagkagat ng dilim na pagkagat, kakarga na po kami. Biyernes po yun ng gabi. Darating na po ata siya dyan sa Leyte, mga Lunes na po eh. Lunes na ng umaga. So imagine, ilang araw na ano biyahe, yung manok andun sa truck, sinasakay po yan sa barko, sa roro. Ayan. Tapos pinapakain daw ng mga pagpanahon ng pakwan, melon, yan pinapakain nila, pinapatuka nila. So ganun po ano, ganun po yung hirap. Ayan, pero ang kagandahan po, kapag kondisyon yung manok, wala naman pong mamamatay. Gaya po nung mga nakaraang pinatawid natin, out of 6,000 heads na manok, dalawang truck po yun, ay wala pong namatay. Nakarating po sila ng Samar na very safe. Ayan. Kaya lang, kung baka tanungin nyo rin, magtaka kayo kung magkano yung delivery charge dyan. Yung isang truck po ata, nasa 150,000 yung pamasahe. So kapag 3,000 po yung karga, lumalabas po na 50 pesos yung pamasahe ng isang manok. 3,000 heads times 50 pesos yun, 150,000. Kung sakaling 2,000 heads lang naman yung kukunin nyo, ganun pa rin po yung delivery charge nila. 150,000 per ano biyahe po yun. Yan. Maximum po na karga ng truck ay 3,000 heads. Hindi naman po pwedeng dagdagan pa yon, kasi magsisiksikan na po dun sa crates. Baka madisgrasya yung manok. Opo. So ganun po yun dun sa mga nagtatanong. Kaya nga po, yung mga nag-i-inquire sa atin na taga dyan sa Visayas at Mindanao, eh talagang hiningi ko po ang inyong pangunawa, ang inyong pasensya, sapagkat ganun po yung sitwasyon. 3,000 heads po yung kailangan, minimum yung kailangan yung ipa-deliver dahil sa mahal po nung pamasahe. Ngayon po ang sistema dyan, maganda, kumbaga ano kayo, yung chip in kumbaga. May kukuha ng 100 heads, 200, 300, 500, 250, 1,000, ganyan. Tapos pag kumabubuuin, tapos kapag nakabuo na ng 3,000, may schedule, tapos yun padadala natin dyan. So ganun po yung possibility. Pero sa mga ano naman, pwede naman kay Sir Enon, kasi nag-grow na rin siya ng RTL niya dyan eh. Natuto na rin siya. Ayan.
So, ganito lang po yung buhay ng magmamanok. Yan, tiyagaan lang po. Lagi po nating tandaan na anumang uri ng ating negosyo na papasukin or pinasok ay kailangang may tiyaga po tayo, masipag po tayo, at syempre ang palagi kong sinasabi, ang diskarte. Ayan. Baliwala ang sipag at tiyaga sa taong walang diskarte. Ayan po yung ating kawikaan. Ayan. So, ilang metros na lang, andito na tayo sa farm. Ayan. Ayan po. Ayan, nauna pa nag-shortcut tong mga kasama ko. Andito na sila. Ayan. So, ano po, andito na po tayo. Panandalian ko munang puputulin yung ating video. Ayan, so nagre-ready na po sila. Ayan. Kakarga na po kami sa ilang sandali. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Palagi po tayong mag-iingat. Ayan. God bless po. Thank you.